Ang salita ng Diyos mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Changes in the law curriculum and bar examinations. Ang mga detalye. Alamin! Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta na kayo mga buddies sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng Pilipinas at ng buong mundo? Yes mga buddies, narinig nyo, tama nga. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa curriculum ng ating tinatawag na Juris Doctor o yung pag-aaral ng abogasya. At ganun na rin yung mga pagbabago sa ating bar examination. Alam nyo naman, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya at talagang nag-a-adjust ang lahat ng tao. At hindi exception sa pag-a-adjust ang ating law school at bar exams. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Pero bago ang lahat, meron muna tayong paalala. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Ayan, i-share nyo na mga buddies para lahat ng mga nasa sabihin natin ay yugto ng kanilang buhay na gusto nilang kumuha ng abogasya sa hinaharap o kaya naman ay kasalukuyang estudyante ng abogasya at ganun din sa mga ating batikan na law professor. Nandito ang mga pagbabago at yan ay tatalakayin ng ating panauhing pandangal. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ang ating bisita sa gabing ito ay walang iba kundi ang administrative officer ng San Beda University College of Law. I-welcome natin sa show, mga buddies, ang nag-iisang Attorney Lian Juanico. Good evening sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng Justice Buddy. Good evening, Attorney Jeffrey. Yes, Attorney Lian, Prof. Lian, no? At talaga namang maganda ang ating topic. Eh, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, no? Diretsahin na natin. Ano ba yung mga pagbabago sa ating kasalukuyang law curriculum sa iba't ibang law school sa buong bansa? Attorney Lian? Okay, Attorney Jeffrey. Para po sa kaalaman ng lahat, the Legal Education Board, it's the agency task with the supervision of all the law schools here in the Philippines, the regulation and supervision of all the law schools here in the Philippines, issued a memorandum order. Okay? Ito yung memorandum order number 24, series of 2021, na nagpe-prescribe ng model curriculum. Okay? So, ngayong gabi, tulad ng inyong nabanggit, ating tatalakayin yung mga changes sa curriculum ng pag-aaral ng abokasya. And tulad ng lahat ng pagbabago sa ating mundo, merong mga magagandang idudulot ito at sa tingin ko meron din namang mga bagay-bagay na pwede pang ating i-improve or pagandahin pa. So, yun, simulan siguro muna natin sa mga magagandang maidudulot nitong bagong curriculum. No? Unang-una, itong sa bago nating curriculum, merong mga bagong batas na isasama na sa pag-aaral ng abogasya. So itong mga bagong batas na to, ito yung mga batas na very relevant nowadays kasi nagbabago na ang mga panahon natin. So ano ba to? Yung data privacy law. Yan. Noon, wala yan sa law curriculum, sa traditional na law curriculum. Pero ngayon, ino-offer na yan. Kasi, syempre, halos lahat ng kumpanya o organisasyon sa business setting, nakikipag-interact with data subjects. So, very important na merong pag-aaral ng data privacy law ang isang abogado.
Tama yun, Prof. Lian. In fact, last week, at saka bukas nga, Loben eh, meron tayong talk or webinar patungkol dyan sa data privacy. Kaya yung mga magiging attendees ko bukas sa ating webinar, tama yan. Kasi nung nag-aaral tayo, Prof. Lian, no? Wala naman talaga tayong subject or klase na tungkol sa data privacy. Natutunan lang natin yan sa mga iba't ibang seminars or webinars at ganun na rin sa mga kanya-kanyang sariling pag-aaral or pagre-research. Sige, Attorney Lian, maliban doon, ano pa ba? Oo, yung Philippine Competition Act, kasama na rin yan sa pag-aaral ng abogasya. Nung nag-aaral tayo, Attorney Jeffrey, which is hindi naman ganun katagal na, di ba? I mean, just few years ago naman. Wala pa yung Philippine Competition Act, pero ngayong nagpa-practice na tayo, every time that we're dealing with an acquisition or a merger, we always take into consideration yung provisions ng PCA. So, very important yan para sa isang bagong abogado ngayon. Yun. Tapos, syempre may mga bago and may mga luma. And ang kinaganda dito sa bagong curriculum, kahit yung mga luma, ni-retain pa rin eh. I believe maraming mga legal scholars, legal luminaries who are of the opinion that some outdated subjects dapat hindi na tinuturo sa law school. Like the negotiable instruments law. Maraming ano yan eh, maraming proponents na tanggalin na yan. Pero meron din namang mga ibang legal scholars who are of the opinion na dapat i-retain pa rin siya because it promotes logic among the students. So, yung kinaganda nung model curriculum, it found a middle ground between sa mga scholars na yun, who are of different opinion. So, niretain yung negotiable instruments law and then in-incorporate siya sa other commercial subjects which are related to it. Like for example, banking laws. Diba? Integrated na siya sa banking laws. Kasi syempre, when we tackle banks, we would obviously tackle checks, right? Which is a form of negotiable instruments. So, yung ganung integration, nandito na sa bagong curriculum ng Juris Doctor. Which is, for me, it's a good thing. Yeah. Kasi nga naman, Prof. Lian, ang negotiable instrument law, kahit pagsamahin ng edad natin, mas matanda pa ang negotiable instrument law. Oh, tama ka. Oh, sobrang ano na eh, no? Outdated na. In fact, mayroon nga ako nakita ng meme sa Facebook na no, karang araw. Bakit daw kailangan pang ituro ang nego? Eh, may GCash naman at saka Paymaya na ngayon. Oo, naman. Diba, parang magbabayad ka, magbibigay ka ng pera sa katransak mo, ano na lang, through the touch of your cellphone, di ba? Hindi mo na kailangan mag-draw ng isang negotiable instrument. So, Oo. But then again, yun nga, the study of the negotiable instruments law promotes logic eh. Yung correlation ng provisions ng nego, it's very beautiful. For me, when you look at section 52, yung who is a holder in due course, tapos i-correlate mo siya sa various defenses, yung mga real and personal defenses, I think the correlation of the law in that subject is very beautiful, which should be appreciated by all law students. Tama naman. Kasi nung nag-aaral tayo ng nego, talagang mahwindang-windang din tayo sa mga provision. Nahihilo tayo dun sa mga endorsement. Oo. So talagang matututo ka talaga mag-analyze, eh, di ba? So magiging ano kaya, magiging imaginative ka kapag nag-aaral ka ng gantong batas. And speaking of integration and correlation, yung mga other subjects din na medyo related naman with each other, pinagsama na under the revised curriculum or under the model curriculum. So for example, yung property law and land titles and deeds, pinagsama na yan ngayon.
So parang for example, when we are talking about real properties, di ba? Mm-hmm. Pwede na rin natin pag-usapan kung paano ba nare-register ang isang lupa sa registry. Mm-hmm. Diba? So pwedeng integrated yung discussion under the model curriculum, which is really a good thing. So far, base sa nabanggit mo, ang mga subjects or courses na inintegrate or merge yung banking at nego. Tapos yung property and LTD. Tapos ano pa? Corporation law and securities and regulation code. Which if you will look at it, makes sense, di ba? Kasi once you have established a corporation, it can deal with securities and you have to know yung regulatory framework when it comes to securities. So, pwedeng integrated yung discussion ng klase sa ganong aspeto. Okay. Ayun, malinaw yon mga buddies. Ha? So, meron tayong tinatawag na integration sa new curriculum para sa law school. Sige, Prof. Lian, ano pa bang mga salient points ng mga nasabing bagay-bagay tungkol dyan? Yung isa pa, kasi syempre ang pag-aaral ng batas, ano yan? Very complicated yan, di ba? Sabi mo nga, nakaka-windang, nakaka-gulo. No? Kasi, in fact, di ba, may kasabihan na lawyers strive in disagreements, right? So talagang medyo magulo mag-aral ng batas. And one of the visions ng ini-envision ng model curriculum is pasimplihin yung mga bagay-bagay. Kaya for example, yung succession law. Yan. Mm. Ang pangalan na lang ng succession ngayon is basic succession. Okay? Mm. And ganun din sa taxation. Basic taxation na. Lalang i-offer. Kasi the goal is to make things simpler and yung entry-level concepts lang ang ituturo in these subjects. So for example, I don't know if you recall, pero yung mga complicated topics sa succession like reserva troncal, most likely hindi na madidiscuss yan in the current curriculum. Yan. Mm-hmm. Yung mga... Hindi nga namin mahukay kung sino ba yung reserva troncal. Nung tinanong yung kaklase natin sa resit, no? Nung nag-aaral tayo niyan, sino ba yan si Reserva Troncal na yan? What? Oo, di ba? So, yung kumbaga, pinasimple na yung mga bagay-bagay and ginawa na siyang practice approach yung curriculum. Like, for example, sa succession, meron na ring requirement na kailangan yung course would require the students to learn drafting forms. So, yung paggawa ng isang last will and testament, yan, okay. Yung mga various last wills and testament, tuturo na yan sa course. So, may practical na rin siya approach. Yung paggawa ng extrajudicial settlement, required na rin siya under the new curriculum. I see. Hindi katulad dati nung nag-aaral tayo ng wills and succession, as in purong batas lang. Diba? Purong batas lang. Kung ano yung provisions ng civil code pagdating sa wills and succession plus yung mga jurisprudence o mga kaso na desisyonan ng ating Korte Suprema, dun lang tayo nakafocus. Wala yung mga drafting ng mga legal forms na related pagdating dyan sa wills and succession. So maganda nga yan, practice-based or practice approach yung sabihin natin pagbabago na inintroduce ng ating Legal Education Board pagdating dyan sa wills and succession na according to you, basic succession na lamang. No? Mm-hmm. And hindi lang sa basic succession, pati sa remedial law, may provision din dun sa memorandum order that would require law schools to integrate yung drafting of forms, the relevant forms and pleadings that would be necessary sa isang court case. Hindi katulad dati, no? Yung mga forms, pinag-aaralan natin dun sa subject na legal forms, as in generic. Yun, kumbaga parang... Legal forms, no? Sama-sama na.
Oo, from A to Z na kontrata at saka mga motions, pleadings, di ba, iti-take up mo dun sa subject na yon. But this time, it's integrated na sa mga substantive subjects, which is really a good thing, di ba, kung titignan natin. Okay, ayan. Prof. Lia, nabanggit mo yung tungkol dun sa taxation. Linawin lang natin. Kasi di ba, nung nag-aaral tayo ng law school under the old curriculum, kahit hindi naman tayo ganun ka-old. What? Di ba, ang pagkakatanda natin, ang taxation natin, tax 1, tax 2, tapos may tax rev. Di ba? So, sa bagong curriculum ngayon, paano ba ang setup pagdating sa tax courses or tax subjects? Sa new curriculum, yung mandated core subjects na tinatawag, dalawa na lang yung tax subjects. So, basic taxation, okay, and then taxation law review and integration. Paano 'yon, yung sinasabing taxation law review and integration? So, basically it's still yung review subject sa fourth year na it's intended to prepare a student for the bar exams. Tapos nilalagyan lang siya ng mga practical approaches or mga practice related topics, like yung mga sa assessments, yan. So kaya may integration na kasama dun sa course na yon. I see. Okay, ayan. So maganda yan. Nahimay natin yung punto na yan. So maliban doon, Prof. Lian, ano pa ba ang mga bagay-bagay na dapat malaman ng ating mga taga-subaybay? Yun. Ngayon, lahat ng law schools mandated na rin to offer at least 10 units na electives. If previously kasi there are some law schools which do not offer electives. So ngayon, mandated na lahat ng law schools under the model curriculum to offer at least 10 units ng electives. Sa ating bang pamantasan, anong mga subjects na kinukonsidera bilang electives? Marami. Pinag-uusapan pa yan, pero yung nasa, kumbaga, nasa pipeline na pwedeng i-offer, for example, yung estate planning. Yan. Kasi nga, di ba, nabawasan na yung ano natin, yung taxation law subjects natin at saka yung succession subject natin, di ba? And we have a professor who is really an expert in estate planning, si Attorney Nick Cabanero, di ba? So, that's definitely one in the pipeline. We're also considering yung M&A, the conduct of mergers and acquisitions, and due diligence pag nag-acquire ng corporations. So yung mga drafting ng transaction documents, yan, that can be considered and it's also in the pipeline. Okay. Ay, by the way, Prof. Lian, kailan ba nagsimula yung pag-introduce ng model curriculum para sa ating school year, sa ating law school? Okay, under the Memorandum Order ng Legal Education Board, law schools in the Philippines have the option to adopt the model curriculum at this school year, okay? 2021 to 2022. So optional pa siya this year. But starting next year, it's already mandatory for all the law schools, 2022 to 2023. Okay. So, ganun pala ang setup, ha? Oo. So, mapunta naman tayo ngayon sa mga areas to improve or areas to work on. And I'm very confident that the Legal Education Board, under its new management, under the leadership of its new chair, Chairperson Melanie Trinidad, who is the former Vice Dean of San Beda College, Alabang School of Law, I'm very confident naman na all of these areas will be addressed in due course. Yeah. Para na rin sa ikakabuti ng lahat ng stakeholders ng legal education. So, first, yung nakikita kong areas
area to improve yung sequencing ng subjects. Okay? And this is actually yung siguro shocking to everyone eh, para sa lahat ng stakeholders, yung sequence. Kasi under the model curriculum, first year pa lang, may ino-offer ng procedural subjects or remedial law subjects. So, first year, first SEM, may creme pro na, and then second SEM, first year, may civil procedure one na. And that was very shocking for all of the stakeholders. Kasi, syempre, yung bata na is just starting to learn yung substantive laws. Like, for example, what is criminal law? Di ba? Ano ba ang criminal law? Ano ba yung stages of execution? Di ba? Yung attempted, frustrated, consummated. Papasukan mo na siya agad ng concepts ng arrest, ng bail. Di ba? Medyo parang mahirap ata yun i-grasp for a first-year law student. So, and especially, ano pa yan? Adjustment period pa yan, di ba? Di ba? Kasi, I mean, no one is really prepared to enter law school, di ba? So, talaga magkakaroon at magkakaroon ng adjustment period yan. So, nung lumabas yung sequencing ng subjects, medyo nagulat ang lahat. Good thing, the memorandum order has a provision na this is just a recommended sequence and that the law school, okay, has the academic freedom to change the sequencing of the subjects. So, meron pa rin namang sufficient discretion ang isang legal educational institution to prescribe the sequencing of subjects pursuant to its academic freedom. Pero tama yung sinabi mo, Prof. Lian. Halimbawa nga, first year, first semester, meron ng criminal procedure. Eh, hindi pa nga siya kumukuha ng criminal law book 2. I suppose, 'di ba? So, paano mo malalaman kung ano yung mga kaso na dapat sumailalim sa tinatawag nating preliminary investigation? Kung in the first place, hindi mo pa nakukuha yung mga yung subject katulad ng criminal law book 2 na nagde-define ng iba't ibang klase ng felonies sa ating revised penal code. Eh, para kang ang naghahanap ng karayom sa gitna ng kabukiran niyan. Mahirap nga. I agree. Tapos, if I may add, di ba, for example, aaraling mo na yung concept ng bail or ng arrest, pero hindi mo pa alam yung constitutional principles involved in those concepts, right? Kasi aaralin mo yun sa second semester pa sa Constitu, di ba? Doon mo pa lang ma-encounter yung Bill of Rights, di ba? So paano mo ma-appreciate yung procedure kung yung substantive law pa na the substantive law behind it, it's something that you haven't understand yet, di ba? Tama naman, di ba? Kasi parang ano lang yan eh, para ka lang magluluto ng ulam na adobo, tinuturo sa'yo yung proseso ng pagluluto, pero hindi mo pa alam kung ano yung rekado ng ulam na adobo. Di ba? Yung mga elements ng mga iba't ibang substantive law. Hindi mo pa alam yun, pero i-apply mo na. Talagang challenging nga yun. Sige, Prof. Lian, maganda yung tinatalakay mo. Oo, and yun nga, buti na lang, meron namang sufficient discretion ng isang paaralan under the concept of academic freedom na baguhin yung sequencing ng subjects. So if the law school thinks na this kind of sequence would not work for its law students, then it can write to the Legal Education Board that it would be adopting a different sequence for the courses in the curriculum. Okay, sige. Noted yan. Sige. Oo. Yeah. Tapos, siguro isa pang area to improve sa ating bagong curriculum ay ito. Di ba, nabanggit ko kanina na incorporated na yung mga related topics like, for example, property, LTD, banking and nego, corpo and SRC, pero yung which is a good thing, pero yung area to improve on the other side is yung number of units naman. For example, LTD and property, traditionally ano yan eh,
magkahiwalay yan, di ba? And 4 units, 2 units, di ba? Mm-hmm. Pero under the new curriculum, pinagsama sila pero 4 units lang. Diba? Mm-hmm. So, parang ang magiging adverse effect niyan, I'm thinking ha, maggagahul sa oras and kumbaga papaspasan mo yung discussion mo on these topics which are very important. So dahil pinaspasan mo siya, baka maging hilaw yung kaalaman ng bata kapag dating sa dulo. So yun yung area to improve. Which is tama naman talaga. Kasi yun ngang mahaba na traditionally, marami na yung number of units sa isang subject. Minsan eh, hindi pa natatapos ng professor yung syllabus. What? Diba? Eh, what more kung binawasan mo yung number of units, tapos kinombine o minerge mo pa dun sa isang subject na yung subtotal number of units ay mas mababa dun sa traditional na combined number of units nung dalawang traditionally magkahiwalay na subjects. Eh, totoo nga yan. Talagang mahihilaw yung pag-aaral ng bata. So, tama. Dapat talaga i-revisit yung parte na yan ng bagong curriculum. Ayan, sige. Maganda yung tinatalakay natin. Oo. Pero, good thing din, under the memorandum order, meron ding provision doon na ang hindi pwedeng galawin is the number of the minimum weight of units. So if you will look at it and you will interpret it, it appears that the law school can prescribe, if it deems proper, a higher number of units, right? Kasi ang hindi mo lang pwedeng galawin yung kumbaga pababain siya. So yung minimum number of or minimum weight of the subject. So if you will look at it and you will interpret it, it appears na you can prescribe a higher number of weight for that particular subject. So, which is also consistent with academic freedom. So i-example natin yung kaninang property and LTD. So traditionally, sabi mo yung property may 4 units and LTD has 2 units. So under the traditional or old curriculum, ang subtotal niyan 6 units dapat. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. Pero sa new curriculum, 4 units na lang. Mm-hmm. Ngayon, ang law school may leeway or may elbow room para i-adjust yung number of units pataas. Pero never na bababa dun sa minimum na sinet ng LEB. So kung halimbawa, gagawin din nilang 6 units just to compensate or to equalize yung traditional na number of units dapat. So pwede yon. Pero ang tanong natin dyan, Prof. Leyan, yun bang in-integrate under the new curriculum like property and LTD? Pwede ba yan ihiwalay ng law school or talagang magkasama yan at units lang ang pwede nyong i-adjust pagdating dyan? Mm-hmm. In terms naman of the course description, pwede mo siyang palawakin pero hindi mo rin siya pwedeng bawasan. Ganun yung the way it was worded in the LEB memorandum. You can expand the scope of the course as it is described in the LEB memorandum but never narrow the scope of the course. Pero walang specific provision ba sa memorandum na halimbawa nga in-integrate nila yung dalawang subjects dati, ginawang isa, eh ang gusto ng law school. Hindi, naniniwala ako, kailangan paghiwalayin mo ulit yan. Pwede bang gawin ng law school yun o hindi pwede? Kasi kailangan sumunod sila dun sa model curriculum. Meron namang ano eh, meron namang nire-recognize naman nung LEB na merong sufficient academic freedom ang isang legal educational institution. So I think if the law school will present its case to the LEB, siguro it can be given sufficient elbow room and leeway. And as mentioned, the LEB under its new leadership, I think it's very open to all the suggestions and to all the
changes para i-improve ang ating bagong curriculum. Okay, sige. Oo. So, yun, nabanggit ko rin na, di ba, yung mga concepts natin sa mga complicated subjects like taxation and succession, eh, nilimit na lang sa basic principles. So, nakikita ko namang area to improve is this, yung ano natin, yung bar exams natin. Kasi, if baguhin natin yung course curriculum natin sa pag-aabuga siya, without necessarily changing the coverage of the bar. And mukhang dehado yung mga bata. Like, for example, dahil nga confined na lang siya sa basics, diba? Baka pagdating ng araw yung bar exam, yung coverage, eh, mag-expand at i-cover yung mga complicated topics. In which case, dehado yung bata kasi kailangan niya magmadali in terms of pag-aaral or in terms of review. Diba? Kailangan niyang habulin yung mga hindi niya na-cover na topics during law school for the bar. Yun, siguro yun ang nakikita kong isang area to improve din. Justice body. Okay. So, yun yung mga sabihin natin eh, highlights pagdating sa bagong law curriculum na napansin mo bilang administrative officer sa ating pamantasan. Ngayon, puntahan natin yung kabiyak. Siyempre, nabanggit mo na nga, kailangan eh may mga pagbabago rin sa bar exam kasi pag hindi naka-align yung law curriculum sa end goal bago ka pumasok sa pagpa-practice ng abogasya, ito yung pinaka-sasala eh. Ito yung end goal ng lahat ng mga nag-aaral ng abogasya na makapasa muna sa bar. Kasi pag hindi ka nakapasa, hindi ka makakapasok sa bagong chapter o kabanata ng iyong buhay. Ano naman ang mga pagbabagong dito sa ating nalalapit na bar examinations? Okay, okay. So, good question, no, Attorney Jeffrey. So, first, regionalized na or localized na ang pag-administer ng ating bar exams. So, noon, naka-focus lang yan sa ano eh, NCR sa Manila specifically, di ba? Isa lang ang ating venue. Pero ngayon, with the goal of our bar chair na maging equitable ang bar exams, eh sa lahat na ng sulok ng Pilipinas, pwede ka mag-bar exam mula Region 1 hanggang Mindanao, di ba? Pwedeng mag-bar exam ang isang bata na hindi pumupunta sa Manila. So, which is very good. Yan. Tapos in terms of ano naman, in terms of the substance of the bar exams, okay? Yung mga questions daw as per the bar chair ay mas equitable din. So wala na daw yung mga nakakalitong tanong, straightforward, and meron na rin tayong clear-cut guidelines sa grading. So ngayon alam na natin kung yung sagot ba ng bata eh mag-worth ng 5 points or 3 points, di ba? I mean, meron nang kumbaga eh rubric na sinusunod ng mga examiners. Aba. Ba't dati ba wala ba tayong rubric? Well, siguro meron, pero it was never publicized. It was not. Okay. Yeah, I mean, I don't know. I cannot speak for the previous bar exams, but for our upcoming bar exams, it has been released and disseminated na meron ng rubric in terms of checking the answers of the bar exams, which is actually good. Oh, maganda talaga. So meron na palang pinublish, may nirelease na palang rubrics pagdating sa pag-grade ng sagot ng ating mga barista. Kasi nung time natin, wala namang ganyang, ewan ko ha, as far as I remember, eh, wala naman akong matandaan na may ganyang rubrics na pinublish. Hindi ko alam, sa batch mo ba, Prof. Lian, meron ka bang alam na pinublish yung rubrics na ganyan? Wala. Wala ako rin, nung time ko, no, nag-take din ako, wala rin akong idea na what would merit 5 points. What would merit 3 points, 'di ba? Anong klaseng sagot? Pero ngayon napakalinaw na
share ko na rin, no? So, kung tamang-tama yung sagot, I mean, the conclusion is correct, the legal basis is correct, and tama yung English nung bata, yung sagot, 5 points yun. Perfect. Okay. If yung sagot, eh, tama din, pero medyo pumalya ng onti sa English sa presentation ng sagot, 4 points yun. So, kaya lagi kong ini-impress din sa mga estudyante ko na be careful with your grammar. Kasi every time na may grammatical mistake, eh, there's a corresponding deduction. So, as it stands pala, totoo talaga. Kasi ngayon, di ba, may minus one kapag may grammatical mistake, pag hindi malinaw yung pagka-present mo ng sagot. And then, 3 points, kapag tama yung sagot, pero mali yung legal basis. O kaya meron kang na-cite na medyo hindi ganun ka-accurate. Yan. So, 3 points ang magiging score mo. 2 points kapag pag mali yung sagot mo, pero meron ka namang legal basis kahit papano or meron kang ipakitang sagot na maayos. And 1 point? Effort. Kumbaga, eh, kung kahit mali yung sagot, eh, nakita naman nag-effort, may 1 point naman na ibibigay. Kumbaga, nanlalaban, no? Kahit papano, kahit mali, eh, lumalaban yung argumento. Oo. Kumbaga parang, kasi gano'n naman ang ano eh, di ba, pag-aabuga siya, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng pagkakataon, eh, alam mo yung sagot sa problema or sa kinakaharap mong kaso, di ba? It's about drafting an argument that is persuasive and is supported with adequate legal basis, di ba? So, yun. So, and I think it's a good thing na meron tayong ganyan na rubric na susundin niya yung taon. Okay. Yeah, maganda. Ah. Maganda. Actually, maganda talaga yung sinabi mo, yung una, regionalize. Kasi nung time natin, eh, talagang centralized dito lang sa National Capital Region. Yung mga graduates ng law sa as far as, let's say, Mindanao, and as far as, sabihin natin, sa Norte, eh pumupunta pa talaga, nag-i-stay dito sa Metro Manila, at syempre, eh, gumagastos yan ng katakot-takot para lang sa board and lodging, sa review, at sa lahat ng mga necessary and incidental expenses para lang sa pag-take ng bar exam. So this time, sa sinabi mo na base dun sa bagong pagbabago, ay pwede na silang mag-take kung saan man sila halimbawa nakatira or malapit, at least mas malapit kumpara kung napupunta sa Metro Manila, 'di ba? Kaya it's a good thing na may ganyan na, and at the same time yung rubrics talagang mas kumbaga mas magiging conscious din yung lahat ng parties, not only the barista but as well as the bar examiners, para mabigyan talaga ng mas sabihin natin eh mas malapit sa katotohanan na score, no? Yung talagang deserving na score sa bawat sagot ng ating mga barista. Sige, tuloy mo, Prof. Lian. Siguro mapunta naman tayo sa ano, no, sa areas to improve the with respect to the upcoming bar exams, kasi nabanggit ng bar chair ngayon na syempre may pandemic and yung cases nating COVID-19 ay hindi naman pababa, kung hindi pataas. Eh, meron siya nabanggit noon na kapag nag-positive ang isang examinee, that will prevent him from taking the exams already. Although it will not be considered as failed, hindi siya failed for purposes of the rules, hindi na siya i-allow na mag-continue with the exam. So for example, nag-positive siya on the second or the third Sunday, di ba? On the third day of the exams, hindi na siya pwede mag-take the fourth day on the fourth exam. Which is, for me, personally, ha, there are a lot of ways by which we can accommodate these students who will get positive during the exams. Kasi, after all, I believe the Supreme Court is coordinating with the local government units, di ba? When in conducting the regionalized bar exam. So,
bakit hindi rin tayo makipag-coordinate para sa mga quarantine facilities, di ba? Na that can accommodate these students na eventually eh magpa-positive during the exam and who still want to continue with the examination. After all, wala namang gustong magkasakit, di ba? Wala namang gustong mag-positive. So, sa tingin ko, it should not be taken against them. And if they want to continue with the exam, they should be allowed to take the exams. Ang pinaka-masaklap nga niyan, Prof. Lian, eh, pag nag-positive yung bar examinee on the last Sunday. Oh. Diba, parang... Oh, by the way, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ang bar exam ho ay nangyayari sa apat na linggo. Isang buwan po bali ang pinaka-period ng preparation at saka yung pag-take ng bar exam. Apat na Sundays ho yan, maghapon ho, dalawang subject sa isang araw. So yung tinatalakay ni Prof. Lian, base sa guideline ng bar examination ngayong taon, kapag ka nag-positive daw sa COVID-19, ang kahit na sinong mga bar examinees, hindi na siya papayagan na kumuha on the following Sunday. Tama yun, Prof. Lian, no? Yan ang pagkakaintindi natin. So, hindi na. Kaya, ang masaklap niyan, kung halimbawa, nakakuha ng 3 Sundays, diba? Yung first 3 Sundays, nakapag-bar exam siya. Kaya lang, on the last Sunday, minalas-malas siya, nag-positive siya. So, hindi na siya papayagang kumuha nung dalawang subjects during the last Sunday ng bar exam. Malupit pala. Oo. Ay, by the way, Prof. Lian, ang bar exam na naririnig natin is digitalized na? Yun. Paano ba ang sistema dyan sa digital bar exam? Okay, so yun nga, digital exam, gagamit sila ng laptops and merong software na i-install dun sa laptop. Ang tawag dun sa software is ExamSoft. And present din nung it's a third-party provider based abroad na nagkakonduct din ng bar exams in various jurisdictions. Kung gaano ka-secure yung system nila sa mga law schools and sa mga professors. And it's really impressive, ha, yung kind of system. For example, siya shutdown niya lahat ng ano mo, ng applications mo. Yun lang ang pwede mong i-access while you're taking the exam. So, hindi ka pwedeng mag-Google, hindi ka pwedeng mag-CDA siya, hindi ka pwedeng manood ng YouTube or mag-Facebook or mag-Viber while taking the exam, while the software is up in your laptop. Oo. At hindi rin sila pwedeng manood ng Justice Body Channel para makita yung mga sagot ng mga batikang bisita natin sa iba't ibang topics or paksa. Kasi halos lahat ng branches of law, nakapag-invite na tayo ng iba't ibang mga resource persons eh. So hindi nila pwedeng i-YouTube or i-search sa YouTube yung Justice Body habang nagba-bar exam. Oo, hindi sila pwedeng mag-type sa YouTube na parang kung anong gusto nila, di ba? And then, hindi pwede. Oh, tapos ano 'yan? Pag yung merong feature yung software na parang merong kang Big Brother na yung webcam mo mag-on siya and may manunood sa iyo. And randomly yung webcam mo kukuha siya ng pictures mo to see if may ginagawa ka bang iba or may sasagot ka talaga ng exam. Tapos parang may algorithm sila na gagamitin para to check if there's really movement beyond the usual movement required for taking an exam. So medyo maganda talaga yung system na gagamitin. Yung bang pag-take ng digital bar exam, kanya-kanyang laptop o may laptop na ipoprovide ang Supreme Court? Yun. I think it's one of the areas to improve na gusto ko rin i-raise. No? Required ang bawat barista na magdala ng kanyang sariling laptop. So, syempre, hindi naman din lahat may kapasidad na makakuha ng
laptop for the exams. And I think this is where a law school or the bar operations should enter the picture. Ito siguro yung support na pwede nating ibigay ngayon para dun sa mga nangangailangan na mga barista. Kasi ako personally, ha, Attorney Jeffrey, share ko lang. Nung student ako, wala akong laptop. Nagkaroon lang ako ng laptop nung nagkaroon ng pandemic because it's already a necessity on my part. But before that, ano rin ako eh, like computer shop lang din ako pag may kailangan akong gawin sa school. So there is reality na may mga students who are not in a position to purchase a laptop for the exam. Yung bang laptop na nire-require ng Supreme Court para sa digital bar exam, meron ba yung mga specifications na kailangan gantong brand or gantong sabihin natin yung memory, yung mga ganung bang features pagdating sa laptop na bibili nila? May prescribe ba sila? Oo, Attorney Jeffrey, mayroong prescribe yung Supreme Court. Medyo mahabang ang listahan eh. Kung hindi ka IT person, parang medyo mahirapan kang intindihin eh. So parang I recommend na kung bibili ang isang barista, eh siguro dapat dala-dala niya yung specifications na yon. But if based from the summary of those specifications, hindi naman siya yung sobrang mahal na laptop. Kumbaga hindi siya yung makaka break ng iyong wallets, ika nga. So, may mga reasonable laptops naman na mabibili out in the market for the specifications na nire-require ng Supreme Court. And, share ko lang ha, yung software, very simple lang siya, na para ka lang nagtatype sa WordPad. Such that, ganun lang yung system na kailangan na para lang siyang WordPad na it's so basic, it's not complicated, that would not require, like for example, specifications ng isang gaming laptop. Kaya kung problema din ng internet, hindi siya magiging issue kasi yung i-upload sa database is just a very minimal file, like parang below 5KB lang yung i-upload. So, hindi kailangan ng sobrang bilis na internet while taking the exams. Paano ba yun, Attorney Lian? Bago yung araw ng bar exam, kailangan naka-upload or naka-install na yung pinaka-application? Ganun ba ang sistema nun? Before the exams, naka-install na yung application sa laptop. And under the relevant issuances ng Supreme Court, dapat nakapag-testing din yung bata, nakapag-MacBar siya, nakapag-submit siya ng MacBar niya. So parang gamay niya na yung software bago pa lang siya pumunta sa exam, sa testing center. Oh, kumbaga may dry run na, no? Hindi pwedeng first blood eh. Tsaka natitira, no? Hindi pwede. Anong pipindutin ko dito? Yung... What? Mahirap mga pa. Oo, parang nangangapas dilim niyan, parang gano'n, di ba? Hindi mo alam. Okay, at hindi kailangan ng internet habang nag-e-exam. Oo, kailangan mo lang yung internet kapag kukunin mo yung tanong, which is very minimal lang din kasi text lang naman yun, basic text, and kapag i-upload mo na yung sagot mo. Tapos ulitin lang natin para malinaw. Lahat ng mga application, lahat ng mga tungkol sa internet, hindi pwedeng ma-access during the time na mag-e-exam yung ating barista. Mapag-block niya lahat yun. Oh, yung softwares ng computer mo or ng laptop mo, sarado yun, hindi mo mabubuksan. Okay, maganda yan ha, maganda yan. At kung sakasakali, ito ang first time na mangyayari yan sa Pilipinas, tama? And it's really a welcome development. Kumbaga, we're embracing technology and the changes in our society. Pero may balita ka ba, Prof. Lian, kung paano ba ang type ng exam, ng mga questions sa bagong digital bar examination style? So, under the relevant issuances ng Supreme Court, the questions to be released during the 2020/2021 bar exams
are very straightforward, basic, entry-level questions, yung mga questions na dapat alam ng isang bagong abogado. Yun. Yun naman ang prenamis ni Justice Leonin sa mga nag-i-exam, na it would be straightforward and it would compose of entry-level questions. Hmm. Ano ba yan? Essay type pa rin ba? O may objective type na? Paano bang sinabi nilang type ng exam, ng questions? Well, based dun sa sample questions and based dun sa rubric ng grading na nilabas, it's definitely an essay type question na hypothetical or case-based or scenario-based questions. Which is tama naman talaga. Dapat naman talaga eh, ganun ang ano, style, case-based or yung hypothetical na situational na mga tanungan. Hindi yung magtatanong ng what is criminal law? Hindi naman hindi naman na dapat yung tinatanong pa, no? Oh, unless ang intention ay bonus, 'di ba? Oh. At saka yung ano, yung kunwari yung wala na yung mga panggulat na mga tanong like what is Dolly Incapax, yung mga ganun, yung parang saan nakuha tong tanong na to. Yung parang kailangan it would make or break your personality as well, na parang ala, hindi ko alam. Let's go, panic ka na. Wala na daw ganun. Okay, ayun. So, meron pa bang mga bagay pa tayong dapat talakayin tungkol dyan, o yun na yung pinaka salient points na well, changes yun sa bar exam? Yes, I think those are the salient for salient points, and I'm just looking forward that everything will go smoothly come November. Kumbaga eh lahat ng naipangako at napag-usapan eh mangyayari, and God will give us the wisdom to survive the bar exams despite this pandemic that we have. Okay, ayan. So, maraming salamat, Prof. Lian. Ha? Meron ka bang mga pangwakas na pananalita bago tayo magpaalam? Well, maraming salamat, Attorney Jeffrey, for inviting me here. It's a pleasure being here and talking to you and to your listeners. Maraming salamat. Ayan. Pero syempre, hindi ka namin pauuwiin kahit yung bahay mo dyan ay sa kabilang kwarto lamang ng opisina mo. What? Nang hindi ka namin binibigyan ng Certificate of Appreciation. So, ito ang Certificate of Appreciation from Justice Body for sharing your invaluable time, effort, and expertise as resource speaker in the webinar on Changes in the Law Curriculum and Bar Exams, given this September 24 in the year of our Lord 2021. This Certificate of Appreciation is given to Attorney Lian David M. Juanico, Administrative Officer of San Beda University College of Law. Ayan mga buddies, tinalakay ng malinaw ng ating panauhing pandangal ang mga pagbabago sa ating law curriculum, ganun na rin sa ating bar examination. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita, na nagpapaalala, sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng paz. Ito po ang inyong Justice Body. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulong.